Kamusta ka, anime? Salamat pala at nagustuhan nyo ang ating part 14 ng Slamdunk Love Story tungkol kay Rukawa at kay Yui. Disclaimer lang po, wala po ito sa anime. Ito'y fanfiction o fanmade lamang. Ito ay isinulat ni Miss Kaurudono 14. Siya po ang gumawa ng story na to. Ang mga karakter sa story ay mula kay Mr. Takehiko Inoue. Except lang po kay Yui. Sana magustuhan nyo. Simulan na natin ang part 15. Pero bago yun, intro muna tayo. Bitch, get off of me, I'm fucking deep in Tennessee. With my brothers from the 3, we quick to click and break the peace. No respect for what they... Kanina lang, sa festival, ang sweet nila. Ngayon naman, para silang aso't pusang nag-aasaran. Hay nako, wika ni Aya ko. Nakakatuwa nga silang dalawa. Si Rukawa, ngayon ko lang siya nakitang ganyan, sabi ni Haruko. Tama ka, Haruko. Karaniwan siyang tahimik at suplado. Pero pag magkasama sila ni Yui, parang ibang Rukawa siya, sabi ni Miyagi. Patuloy pa rin ang asaran nila Rukawa at ni Yui. Masyado kang pikon, sabi ni Rukawa. Hindi ako pikon, mayabang na antukin, sabi ni Yui, sabay talikod kay Rukawa at pumunta sa sala kung saan naroon ang grupo na nanonood ng TV. Dito na lang kayo matulog kung hindi pa rin hihinto ang ulan, pag-aalok ni Yui. Yung isang gunggung dyan sa labas, banat ni Rukawa. Anong sinabi mo, Rukawa? Sigaw ni Sakuragi. Hehe, hindi ba kami makakaistorbo sa inyo? Tanong ni Aya ko. Siyempre hindi. Aya ko, Haruko, doon na lang kayo sa kwarto ko. Ikaw naman Sakuragi at Miyagi sa guest room, kasama nyo si Kaide, sagot ni Yui. Dahil malalim na din ang gabi, pumayag ang apat sa alok ni Yui. Sina Miyagi at Sakuragi ay pumunta na sa guest room kasama si Rukawa. Sina Aya ko at Haruko naman ay nagpunta na sa silid ni Yui. Sa may guest room, doon ka sa lapag, sabi ni Rukawa kay Sakuragi. Ano? Ikaw sa lapag? Tumigil na nga kayo, ako na sa lapag, sabi ni Miyagi. Ayokong katabian, baka magkagalis ako, sabi ni Rukawa. Anong sinabi mo, Rukawa? Kanina ka pa, sigaw ni Sakuragi. Tumigil na nga kayo, hindi ako makakatulog sa ingay nyo. Pagbubuhulin ko kayo, sigaw ni Miyagi. Dahil sa katabi ng guest room ang kwarto ni Yui, dinig sa kabilang silid ang ingay sa kabila. Ay, ang gugulo nila, sabi ni Aya ko, habang tumatawa naman sina Yui at Haruko na nag-aayos ng hihigaan nila. Nakakatuwang isipin na sa gulo nilang iyan, magkakasama pa rin sila sa iisang team, sabi ni Haruko. Ha, wala pa dyan si Mitsui, sabi ni Aya ko. Si Mitsui senpai? Sabi ni Yui na namula ang pisngi. Bakit Yui? Tanong ni Haruko. Ah, wala. Oops, namumula ka. Crush mo si Mitsui, no? Sabi ni Aya ko. Ha? Ano bang sinasabi mo, Aya ko? Depensa ni Yui. Huwag mo nang i-deny. Halata eh. Samantala, sa guest room, nagkasundo ang tatlo na walang hihiga sa kama. Kaya't silang lahat ay nakahiga sa lapag. Sa gitna nila Rukawa at Sakuragi ay si Miyagi, para hindi na mag-upakan ang dalawa. Rukawa, bakit hindi ka pa nagtatapat kay Yui? Panimula ni Miyagi. Hindi sumagot si Rukawa. Ngunit alam ni Miyagi, nagising pa ito. Paano yan? Magtatapat, hindi nagsasalita yan ng lagpas 10 seconds, sabat ni Sakuragi. Tumahimik ka nga dyan, Hanamichi. Ikaw din naman ah, sagot ni Miyagi. Bakit? Ako lang ba? Ikaw din naman, kulot. Haha, kung iisipin natin, nasa kabilang kwarto lang ang mga babaeng gusto natin. Ang tanong, gusto din ba kayo? Sabat ni Rukawa na nakatalikod sa dalawa. Anong sinabi mo? Sabay na sabi nila Sakuragi at Miyagi. At bumangon si Rukawa. May ibang gusto si Yui, wika nito. At nagulat ang dalawa. Kaibigan lang ang turing niya sa akin. Hindi agad nakapagsalita sila Sakuragi
at Miyagi. Alam mo palang may iba na siyang gusto. Bakit di ka nalang maghanap ng iba? Tanong ni Miyagi. Mahal ko siya eh, sabi ni Rukawa. Natauan sina Sakuragi at Miyagi sa sinabi ni Rukawa. Sapagkat magkapareho sila ng nararamdaman kay Haruko at Aya ko. Tumayo si Rukawa at lumabas ng kwarto at nagpunta sa sala. Hindi ako makakatulog sa dalawang gunggung na yun. Sa sala na lang ako matutulog. Nakaramdam ako ng awa sa kanya. Oo, popular siya sa mga babae. Pero hindi naman siya gusto ng babaeng mahal niya, sabi ni Sakuragi. Palagay ko, hindi pa siya nakakapanligaw ng babae. Dahil kababata niya, ang gusto niya. Papaano nga naman niya liligawan ng kababata niya? Chik. Hirap ng sitwasyon niya, sabi ni Miyagi. Kung sa panliligaw, walang problema sa akin yan. Pwede ko siyang turuan, sabi ni Sakuragi. Ano ka ba? Kahit hindi naman ligaw yung si Rukawa, sasagutin agad yan. Mahirap mang aminin, 90% ata ng mga babae sa school may gusto sa kanya. Samantala, sa kwarto ni Yui. Yui, crush mo nga ba si Mitsui? Tanong ni Haruko. Aminin mo na, pilit ni Aya ko. Oo na, aaminin ko na. Crush ko si Mitsui senpai. Huwag niyong ipagkakalat ha, sabi ni Yui na namumula ang pisngi. Pero paano si Rukawa? Isip ni Haruko. Alam ba ito ni Rukawa? Tanong ni Aya ko. Hindi niya alam. Hindi ko sinasabi sa kanya. Baka sabihin niya kay Mitsui senpai. Kaya huwag niyo din sasabihin na, sabi ni Yui. Kawawang Rukawa, pag-iisip ni Aya ko. Ano namang nagustuhan mo kay Mitsui? Tanong ni Aya ko. Magaling kasi siyang maglaro ng basketball. Magaling din naman maglaro si Rukawa ng basketball ah, sabi ni Aya ko. Pero iba kasi ang dating ni Mitsui senpai. Ang astig niya tingnan pag naglalaro siya. At kung paano niya pagalitan yung mga kasama niyang nagkamali. Astig din. Nagkatinginan lang si Haruko at Aya ko. Ay, ano ba tong sinasabi ko? Basta secret na lang nating tatlo yun ha, sabi ni Yui na tumayo papunta sa pinto. Teka, saan ka pupunta? Yui, tanong ni Haruko. Oras na kasi ng pinapanood ko. Papanoorin ko lang. Babalik din ako agad. Pero matulog na kayo dyan, sabi ni Yui at lumabas na ng pinto. Dahan-dahang naglakad si Yui papuntang sala. Dahil patay ang ilaw, hindi nakita ni Yui na may natutulog sa lapag. Kaya't natalisod at natumba ito. Ah, sigaw ni Yui. Aray, ano ba? Kaide, gulat ni Yui nang marinig ang familiar na boses. Anong ginagawa mo dito? Sabay ng tanong ng dalawa. Natutulog, wika ni Rukawa. Manonood, sambit din ni Yui. Bakit dito ka natutulog? Wika ulit ni Yui. May maingay na gunggong sa guest room. Eh ikaw, gabi na. Manonood ka pa? Ganitong oras lagi yung pinapanood ko. Wika ulit ni Yui. Kaya lagi kang late magising eh. Tugon naman ni Rukawa. Nung isang linggo lang, nag-umpisa ito. Hayaan mo na ako. Humiga si Rukawa sa sofa at natulog ulit habang nanonood si Yui. Pagkatapos ng isang oras, ay natapos ang pinapanood ni Yui. Bago siya bumalik sa kanyang silid, naupo siya sa carpet at pinagmasdan muna niya ang natutulog na si Rukawa sa sofa. Hay, pogi ka nga, pero suplado at mayabang ka naman. Pero kahit ganun ka, popular ka sa mga babae. Love is blind talaga. Sabi ni Yui nang bumukas ang mga mata ni Rukawa at nagulat si Yui. Nyay! Narinig ko yun, sabi ni Rukawa. Gising ka? Ikaw, bakit gising ka pa? Magpupuyat ka na naman, wika ni Rukawa. Ah, katatapos lang ang pinapanood ko, sagot naman ni Yui. Ano ba yung pinapanood mo? Tanong ulit ni Rukawa. Love story yun. Tungkol siya sa isang girl na nainlove sa kaibigan niya. Kaso lang, yung kaibigan niyang guy may gustong iba. Paliwanag ni Yui. Tapos, ha?
Anong ginawa nung babae? Tanong ni Rukawa. Dahil mahal niya yung guy, hinayaan niya lang ito habang nasasaktan siya. Pero kung ako yung girl, ipagtatapat ko na yung nararamdaman ko sa guy. Paano kung masaktan lang yung babae? Para sa akin, okay lang. At least, ipinagtapat niya yung feelings niya. Kahit kapalit nun, pagkakaibigan nila? Tanong ni Rukawa. Anong ibig mong sabihin? Pagtataka naman ni Yui. Kapag pinagtapat niya yung nararamdaman niya sa lalaki, pwedeng may magbago sa relasyon nilang magkaibigan. Wika ni Yui. Naiintindihan ko. Pero, binato ni Rukawa si Yui ng unan sa muka. Matulog ka na nga. Ganun talaga. Pag sa pag-ibig, kailangan mong sumugal para wala kang pagsisihan sa bandang huli. Hindi ka agad nakapagsalita si Rukawa sa sinabi ni Yui. Naisip niyang tama ang dalaga. Biglang kumulog at kumidlat ng malakas. Ha? Sigaw ni Yui at napayakap siya kay Rukawa sa takot. May trauma pa din si Yui sa kulog at kidlat. Naalala niya nung naligaw si Yui sa gitna ng ulan. At natagpuan nila ito sa ilalim ng puno. Natakot na takot. Niyakap din ni Rukawa si Yui para i-comfort. Shhh! Okay lang. Andito ako. Sabi ni Rukawa. Ilang sandali lang ay nakatulog na si Yui. Inalis ito ni Rukawa sa pagkakayakap sa kanya. At binuhat ng bridal style para ihiga sa supa. Pinagmasdan ni Rukawa ang mukha ni Yui. At hinaplos niya ito ng kanyang kamay. Kung magtatapat ba ako sa iyo, walang magbabago sa pagkakaibigan natin, sabi sa isip ni Rukawa. Dito na natatapos ang part 15. Abangan nyo ang part 16. Muli, maraming salamat. This is Phantom Man and sign out. Bye-bye!